Marahil ay marami ka nang narinig na turo patungkol sa kung ano ang faith at bakit ito ang dahilan kung paano mo ma-access ang kaligtasan na bigay ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Pero subukan mo rin pakinggan ang video na ito dahil sigurado akong may mapupulot ka pa rin mabuti dito. Ano ba ang faith o pananampalataya? Maraming mga Kristiyano sa atin ang iniisip na itong faith ay yung faith na maniwala ka lang ay faith na iyon. Halimbawa, yung mga nagsasabing maniwala ka lang na may Diyos at ang anak ng Diyos ay ang Lord Jesus Christ at maniwala ka lang kay Kristo Jesus sa iyong isip ay faith na iyon. Masasabi nga natin na ito ay faith, ngunit ito yung faith na little faith o faithless. Bakit? Dahil ang faith ay hindi simple lang na naniwala ka agad ay faith na iyon. Hebrews chapter 11 verses 1 to 2. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao ng unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtain a good testimony. Ibig sabihin ng faith ay wisdom. Punong-puno ng wisdom patungkol sa mga bagay na hindi pa nakita. Ngunit ito ay nangyari na at totoong naganap, nagaganap at magaganap. Ang ibig sabihin ng faith ay malalim na pagkakaintindi o supernatural na galing at talino patungkol sa Diyos. Ang faith ay hindi nagmumula sa human wisdom lamang dahil ang human wisdom ay nakakapag-operate lang sa mga bagay na naiintindihan at nakikita ng isang tao base sa kanyang kapasidad dahil ang human wisdom ay ganito ang mindset. Kapag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Pero ang faith o pananampalataya na sinasabi sa Biblia ay hindi base sa kapasidad ng human wisdom, kundi ito ay bigay pa rin ng Diyos through the Lord Jesus Christ by the manifestation of the Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit ang nagtuturo sa iyong naipanganak na na human spirit na siya rin namang nagtuturo sa iyong soul kung saan nakalagay ang iyong mind, will at emotion sa kung ano ang dapat mong maintindihan patungkol sa Diyos through the Lord Jesus Christ. Sa soul area nakalagay ang iyong karunungan at desisyon at ito ang may kakayahang gumawa para sa choices na iyong pipiliing gawin. Kaya ang faith patungkol sa kaligtasan ay hindi base sa human wisdom lamang, kundi base sa spiritual wisdom na bigay ng Diyos. Una ay maniwala ka sa Diyos Ama. At ikalawa ay tanggapin mo at maniwala ka rin sa kaisa-isang Lord Jesus Christ na kanyang ipinadala para malinisan ka mula sa kasalanan. At pangatlo ay tanggapin mo ang Holy Spirit na siyang titira sa iyo bilang buhay na templo na siya ring manghuhubog ng iyong faith sa Diyos. Ulitin natin na ang faith ay hindi lang yung faith na naniwala ka ay yun na, dahil ang nasa likod ng faith ay lubos-lubos na talino at galing na nagmumula sa Diyos. Ulitin natin yung Hebrews chapter 11 verses 1 to 2. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dito ay sinabing ang faith ay ang katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at ito ay paninindigan patungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang faith ay ang supernatural na karunungan at talino na alam na alam at naninindigan ng isang Kristiyano na nangyari, nangyayari at mangyayari ang mga bagay na hindi man niya nakita o nakikita. Dahil hindi ito katulad ng human wisdom na hindi ako maniniwala kapag hindi ko nakita. Dahil ang faith ay karunungan na mula sa Holy Spirit na itinuro sa ating human spirit na naipapasa naman sa ating kaluluwa. At para mas maintindihan mo, ay ang kaluluwa mo ang kausap ko ngayon at hindi ang iyong physical na katawan. Dahil ang iyong kaluluwa ang nakakaintindi ng sinasabi ko ngayon. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano na may faith sa Diyos at may faith ka sa grace of God through the Lord Jesus Christ na namatay sa cross, ay alam na alam mo nang ligtas ka na at hindi dahil sa iyong relihiyon o sa iyong gawa, kundi ito ay dahil sa biyaya. Pero kung ang mindset mo ay naligtas ka dahil nakianib ka sa isang relihiyon, ito ay maituturing na misleading faith. Dahil ulitin natin na ang kaligtasan ay hindi dahil sa gawa, kundi ito ay through grace lamang. Kasi yung pagkakaligtas sa gawa ay under the law ang mindset na ito. At napatunayan na na wala pang naligtas under the law dahil lahat ay bumagsak. Romans chapter 3 verses 20 to 24.
walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Ngunit ngayon ay nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Maliwanag na maliwanag sa nabasa nating teksto na walang nakaabot sa kaluwalhatian na nire-require ng Diyos sa mga taong inilagay ang kanilang faith sa under the law na kaligtasan. Hindi rin sana sila makakaligtas sa walang hanggang kamatayan kung hindi lang kay Lord Jesus Christ na siyang nag-iisang nakapagpalaya sa mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Sinabi natin na itong faith ay siksik na talino at karunungan na mula sa Diyos. At totoo naman ito dahil kung walang nalalaman ang isang tao patungkol sa Diyos through the Lord Jesus Christ ay hindi siya maliligtas. Katulad ng mga naunang tao na inilagay nila ang kanilang faith sa gawa o under the law. Yung bawal gawin ito, bawal gawin iyon, at umabot ng 600 plus na batas na dapat nilang sundin na bawal ito, bawal iyon. Ito ang pinagbasehan ng mga taong iyon ng kanilang faith para maligtas. Pero ano ang sinabi sa nabasa natin kanina? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya huwag tayong magbase sa ating mga gawa na bawal ito, bawal iyon bilang foundation ng ating faith o karunungan dahil wala palang silbi ito para sa Diyos. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Dito nga'y tinuturan tayo ng Diyos na huwag magbase sa sarili nating mabubuting gawa o kung saan natin inilalagay ang ating faith. Katulad ng sakit ng maraming Kristiyano ngayon dito sa Pilipinas na nagdedebate pa sila patungkol sa kung sino ang may tamang relihiyon para silang mga ewan na nag-aaway-away para lang patunayan na bawat isa ay mayroon ng tamang relihiyon. Kapag ganito ang mindset ng isang tao ay naililihis ka na sa tunay na faith na kaalaman na nais ng Diyos na pagtunan mo ng pansin. Dahil kung naisip mo na kapag natiwalag ka o nahiwalay ka sa relihiyon mo ay hindi ka na maliligtas o kapag iniisip mong ang mga taong hindi nakasama sa relihiyon mo ay hindi na maliligtas ay ibang faith na ang ipinaglalaban mo. Hindi na yung faith na tinutukoy sa Bible. Ulitin natin na ang kahulugan ng faith ay karunungan na nagmumula sa Diyos through the Lord Jesus Christ at manifestation ng Holy Spirit. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito ang isang patunay na ang faith ay hindi lang yung faith na naniwala ka lang ay tapos na. Ang faith ay karunungan na nagmumula sa Diyos tungkol kay Kristo. Kumbaga ay isa itong education o bachelor's degree na hindi pang mundo lamang, kundi ito ay buong buhay na pinag-aaralan at ito ay nakatuon sa spiritual na bagay. Hanggang dumating yung araw na aalis tayo sa mundong ito patungo sa spiritual world kung saan tayo nararapat na tumira at magpapatuloy pa rin ang pagkilala natin sa Diyos doon. Ang faith ay pagkikinig at pag-aaral. At sa nabasa nating teksto ay sinabi na ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pangangaral at pagkikinig patungkol kay Kristo Jesus. Ito ang dahilan kaya sinasabi kong kapag isa kang Pilipinong Kristiyano na naapektuhan na ng turo ng mga taong nagsasabi na ito ang tamang relihiyon o iyon ang tamang relihiyon ay nalilihis ka na sa tamang faith. Dahil lang dapat nating pagtuunan ng pansin ay patungkol kay Kristo Jesus. Kahit nga hindi mo alam ang kasaysayan kung paano nagkaroon ng relihiyon na grupo-grupo, pero kung kilala mo naman kung sino ang Lord Jesus Christ at buo ang faith mo sa kanyang ginawa sa cross at tinatanggap mo ito ng buong puso at nagagawa mo ang kabutihan na manifestation dahil kay Kristo Jesus, ay matitiyak mong ligtas na ligtas ka na
dahil nasa iyo rin naman ang Holy Spirit na siyang tatak ng kaligtasan ng isang may faith kay Lord Jesus Christ. Dahil ang Santo Espiritu ang tagapagturo at tagapagparamdam sa iyo kung anong tama at mali. Ephesians chapter 1 verses 13-14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ang Holy Spirit ang tatak at katibayan ng isang Kristiyano ay ligtas na at nakukuha ito hindi dahil sa relihiyon o sa gawa, kundi ay dahil sa faith o pananampalataya kay Kristo Jesus. Faith o pananampalataya na naintindihan at pinaniniwala ng isang Kristiyano ang kahulugan ng pagkapako ng Lord Jesus Christ sa cross. At ito ang mensahe ng Gospel. Kaya ang Gospel ang dapat na ipamalita sa lahat ng tao sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil ang Gospel of Salvation through the Lord Jesus Christ ang natatanging nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Kaya ulitin natin ulit na itong faith na tinutukoy sa Biblia ay hindi yung faith na suntok sa hangin, dahil faith na kamangmangan ang hindi pagkilala kay Lord Jesus Christ. At ang faith na tinutukoy sa Biblia ay faith na punong-puno ng kaalaman sa kung sino ang Lord Jesus Christ at kung ano ang kanyang ginawa at mga gagawin pa. Huwag tayong maging mangmang sa ating mga faith, dahil ang mangmang sa salita ng Diyos ay patungo lamang sa pagkasira. Hosea chapter 4 verse 6. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ganito ang mangyayari sa mga faithless kay Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayong maging mangmang dahil lamang sa impluensya ng relihiyon, kundi mag-focus tayo sa pagkilala kay Lord Jesus Christ, dahil siya rin ang nagbibigay ng faith na tunay sa gabay ng Holy Spirit. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sinabi dito na pangangaral tungkol kay Lord Jesus Christ at wala ng iba. Kailangan na kilalanin, pag-aralan at kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ at sa gabay pa rin ng Holy Spirit. Nang sa ganon, ay mas maging matalino tayo sa ating faith kay Lord Jesus Christ. At hindi na tayo madaling maloko ng mga ibang tagapagturo na inililigaw ang faith ng mga tao patungkol sa ibang bagay, maliban kay Lord Jesus Christ. Kaya kapatid at kaibigan kay Kristo Jesus, ang Lord Jesus Christ lamang ang dapat mong pagtuunan na kilalanin. Ilagay mo sa Kanya ang iyong buong faith bilang pundasyon ng iyong buhay para kapag dumating man ang bagyo ay makakatuntong ka pa rin sa Kanya bilang iyong pundasyon. At syempre, kung lumalim na ang iyong faith o supernatural na galing patungkol kay Kristo Jesus at sa Kanyang mga utos at naipanganak na sa Espiritu at nasa iyo na ang Holy Spirit, ay oras na rin para ilathala mo siya sa iba pa na wala pang kamuang-muang kung sino ang Lord Jesus Christ. Mark 16:15-18. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay."